ngayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naib sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang natinang sa tinumpos niyang bayan. Nagpupuring mga hilirang, masayang nagtiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, habang nasa kanilang daan, patungong Emmaus, ang dalawang alagad, nag-uusap sila tungkol sa mga pangyayari ng mga kinalaman sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid nila ang balita ng muling pagkabuhay, ngunit nagdududa sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay pananampalataya. Madama at maranasan nawa nila si Kristo na muling nabuhay sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia at pakikisalo sa Eukaristiya. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat dumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, dala ng ating kahinaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na loba akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Panginoon, Diyos Kordero ng Diyos, Anak.
ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Kapit mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaan na dulot ng pag-anib ng iyong angkan ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit, siya'y binigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayon, ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kung hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoon Diyos na aking kalasag.
Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayon pakinggan mo sa aki mahabad. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa panawagan. Poon sa aking piling, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Bilang may maraming imbak na pagkain at iniingatan, alak na inumin. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At siya'y si Hesukristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya. Ngunit, sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat
akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Tipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako ay mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha. Tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kaniyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga kapatid, nasa ikatlong linggo na po tayo ng pagkabuhay, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po kung ating pagmamasdan ang pagbasa, particularly ang gospel, noon pang unang linggo hanggang sa oktaba ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sa pangalawang linggo ng pagkabuhay, at ngayon sa pangatlong linggo ng pagkabuhay. Ang tono po ng ating gospel, ito po yung nahalata ko, ay medyo may kalungkutan. Diba? Andun yung kagalakan kasi si Jesus ay muling nabuhay, pero ang pakiramdam ko sa ating mga gospel ng mga linggo ng pagkabuhay ay medyo may kalungkutan, particularly sa mga apostoles at mga alagad ng ating Panginoon. Diba kung ating pagmamasdan at pagninilayan, matamlay ang mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaniyang mga alagad, wala silang gana, di ba? Walang nawalan sila ng sigla, nawalan sila ng saya, o di kaya nawalan sila ng enerhiya at walang ganang gumalaw. My dear brothers and sisters, hindi naman natin mabiblame ang mga apostoles at ang mga alagad ng ating Panginoon kung umabot talaga sila sa punto ng kanilang buhay na nawalan sila ng gana at sigla at mabuhay. Don't blame them precisely because dahil sa rason na nawalan sila ng gana at sigla sa buhay nila, sapagkat nawala ang pinaka-importanteng tao o Diyos sa buhay nila. Yung Panginoon, yung matalik nilang kaibigan na kasama nila ng tatlong taon na kung saan sila pumupunta para mangaral ng mabuting balita, para magpalayas ng mga demonyo, para magpagaling ng mga may sakit, ay bigla itong nawala dahil ang ating Panginoon ay namatay. Kaya mga patid, yan yung rason
kung bakit sa kanilang kasiglahan, kung bakit sa kanilang kasiyahan, ay umabot talaga sila sa punto ng kanilang buhay na nagtago sila sa tarangkahan sapagkat hindi lang sila natakot, hindi lang nila maintindihan ang mga pangyayari, ngunit nawalan din sila ng gana, nawalan ng saysay ang kanilang buhay, nawalan ng sigla ang kanilang buhay. Ngunit mga kapatid ko ni Kristo, sa pagkakataon ito, biglang bumalik ang kanilang gana, biglang bumalik ang kanilang sigla, biglang bumalik ang kanilang kagalakan at kasiyahan noong sa ang ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay ay nagpakita sa kanila. At alam niyo po ba ano yung unang words na sinabi ng ating Panginoon sa kanila? Sumahin niyo ang kapayapaan. Peace be with you. Napakaganda ng words na sinabi ng ating Panginoon sapagkat sa gitna ng kanilang walang gana na mabuhay sila, sa gitna ng sila ay nahihirapan at nangungulila, kung kapareha pa to, kung tao lang to ang ating Panginoon o Pinoy na kagaya natin, malamang ang sasabihin nila niya nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad dito sa ating Ebanghelyo, mga sinungaling kayo. Bakit? Ikaw, Pedro, sabi mo hindi mo ako iiwan. Pero bakit mo ako iniwan? Kayong lahat, iniwan mo ako. Buti pa si Juan. Siya lang yung umalalay sa aking ina at doon sa paanan ng krus. Malamang kung Pinoy ito o kagaya natin. Pero napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon, sumain niyo ang kapayapaan. Pinatawad ng ating Panginoon ang kanyang mga apostoles at binalikan niya ang kanyang kaibigan dahil sa laki ng kanyang awa at habag sa mga kaibigan na ito, sa mga apostoles na ito. Kaya nga nagkaroon sila ng gana, kaya nga nagkaroon sila ng sigla, kaya nga nagkaroon sila ng kasiyahan sapagkat nagpakita ang Panginoon sa kanila. Ganon din tayo mga kapatid sa buhay natin, katotohanan sa buhay natin, may mga punto din sa buhay natin na aminin man natin o hindi, nawawalan din tayo ng gana sa ating pananampalataya. Amen? Aminin man natin o hindi, nawawalan o naaabot din tayo sa punto na minsan nawawalan tayo ng pananalig sa ating Diyos. Siguro dahil sa pagod na kung saan ang source ng pagod natin, dahil siguro sa maraming problema na ating iniisip araw-araw at napapagod tayo, dahil siguro we are broken-hearted, etc. Nag-overthink ka, marami kang problema sa pamilya, marami kang problema sa trabaho, marami nagkaroon ka ng problema sa pag-aaral mo, and sometimes aabot sa punto that the quick question God. Diba? At ano yung tanong natin sa Diyos? Bakit, Panginoon? Bakit nararanasan ko na sa panahon ngayon na may problema ako, bakit umabot sa punto na nawalan na rin ako ng gana sa aking pananampalataya at sa aking pananalig sa iyo? Aminin man natin o hindi, yan ang isang katotohanan sa buhay, na sometimes in life, we lose our energy, appetite, enthusiasm sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. But don't forget, even in our gospel today, ang atin ding mga apostoles, nawalan din sila ng gana ng kanilang pananampalataya at pananalig. Sapagkat hindi nila naintindihan yung sinabi ng ating Panginoon nung kasama pa nila na kailangan muling mabuhay ang ating Panginoon. Nawalan sila ng pananalig yun sa sinabi ni Jesus. Nawalan sila sa pananalig at pananampalataya sa sinabi ni Jesus na siya ay muling mabuhay. Ganon din tayo sa buhay natin.
Huwag nating kalimutan na kapag hihingi tayo ng tulong sa Diyos, if you are willing and allow yourself na mabuhay sa Jesus sa buhay mo, God will give you life. God will give you peace and God will give you joy. Ulitin ko po, kapag sa buhay mo nawala ka ng gana, huwag mong kalimutan, kasama mo ang Panginoon. At kung willing ka at i-allow mo ang sarili mo na ang Panginoon ay handang tulungan ka. Ang Panginoon na muling nabuhay, handang magpakita sa iyong buhay. God will give you life. God will give you joy. And God will give you peace. Hindi po malayo ang karanasan natin sa ating mga apostoles, sa ating ebanghelyo ngayon. Ganon din tayo. Si Jesus, handang magpakita sa iyo. Si Jesus na muling nabuhay, handang sumama sa iyo at makipamuhay sa iyo kung ikaw ngayon ay nahihirapan at nawawala ng gana sa buhay. Magsitayo pong lahat. Ngayon ay ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ay may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nakabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dumulog tayo sa ating Amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa sila mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eukaristiya sapagkat ikaw ay napapa sa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling katahimikan, kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Oon, sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway ni makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Kunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Maghitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapagnabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon sa papagwaguhin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa itaasan. O sana, sa itaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kalitaasan. O sana, sa kalitaasan. Maghiload po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himalay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at itiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo, tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilood po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang ginagiyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Oh,
mas kong maamong tupa. Magsago tayong masaya sa tinapay ng pamista. Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayang mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay ng pagtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos ay kumupkup sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang pagpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Punghesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ate Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Ate Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binuluwalhati ka namin.